21 Shades ng Easy and Co. So what do you guys think? Hindi siya yung typical na bullet lipstick. If you look closely, parang may blue undertone siya, diba? Sobrang smooth. It is buildable. Kuha ko lang, decollect basa ko dito. This might work for you, pero para sa akin, parang tumaray yung itsura ko. Hello everybody! Welcome back sa ating channel! Okay, disclaimer, if ever tumuloy yung sipon ko anytime during this video, I'm sorry. Sinisipon ako kaya, mapapansin niyo yan, iba yung boses ko ngayon, diba? Medyo ngongo. Ingat tayong lahat ha, kasi uso ang sipon ngayon, ubot sipon, at siguro dahil sa sudden change of weather na rin. So, okay, today, nabasa niyo na sa title malamang, ito naman pinakmarami ko. Parang hindi, parang dati mas marami pa. Carry ko to, guys. 21 shades ng Easy & Co. Lip Bullet Lightweight Buildable Lipstick. Tatlong klase to. May True Matte, may True Velvet, at may True Satin. So, ayan yung binadala nila sa akin. And nung nakita ko pala, sabi ko, ay, day, kailangan ko talagang i-lip swatches to. And I'm prepared. Anyway, iisa-isahin natin to. Okay, let's start with True Matte. So, kunin natin yung isa. Ay, meron siyang salamin. Very nice. Pupush mo lang. Ang galing. Okay, push. Ayan. And then, pwede ito na yung gamitin mong pang touch up. Ay, ang galing. Oh, bongga. Lip Bullet True Matte, packed with intense pigments. This lipstick saturates with bold colors in one smooth application. Formula dries the lips with a familiar pigment locking sensation, delivering a matte finish that can be worn for hours. Ang price niya is $349 ang isa, 4 grams ang laman, and comes in 7 shades. Okay, let's start with Muse. Ito daw ay Poetic Pink. Let's see. First shade pa lang, guys. First shade pa lang yan, ha? And alam nyo, ako, hindi ako mahilig sa pink, but etong Poetic Pink. Oh my goodness. This looks nice. So what do you guys think? And kahit na matte siya, hindi niya na-emphasize yung line sa lips. And kahit na meron kang dryness, dry yung ditong part ng labi ko, guys. Dito sa baba. Let's zoom this. Para makita nyo talaga ng todo. Ayan. So, pag nagsasalita ako, ayan, guys. Kitang-kita niyo, ang ganda. Solid na solid yung kulay niya. Walang areas na hindi pantay. Yung pagkaka-apply, alam niyo yung solid talaga yung application. So, that's Poetic Pink. Next shade, we have Opus. Oh my gosh, I like this. Ang description ng shade na to is Magnificent Rose. Ayan, medyo ma-pink din siya, pero more on medyo deeper shade ng pink. Alright, so eto si Opus. Gusto ko lang mag-comment dun sa pinaka-tip ng lipstick. Guys, alam nyo ba, yung ganitong klaseng tip, ang dali niya para sa mga merong maliliit na labi. Medyo tricky pag nag-a-apply ako ng bullet lipstick. Yung sa paloob, ganyan, parang may part na malalim, tsaka hindi ganun kasi yung labi ko eh. I love na ganito yung tip niya. Kasi parang naaabot yung corners ng labi ko. Medyo kakaiba yung tip nito, which is a good thing. Lalong-lalo na sa akin. Hindi siya yung typical na bullet lipstick. Next shade, we have Renaissance. I'm loving the opacity nitong matte lipsticks nila. Alam niyo, naku-cover niya talaga. So, I would suggest yung matte yung gamitin nyo, guys, ako medyo darker. Or kung yun yung preferred nyo na look. This is Renaissance, at ang description ng color nito is Triumphant Brown. It looks nice, pero para sa akin, mas bet kayo medyo lighter yung shades. Let's see, hindi pa naman tayo tapos. Next shade, we have Saint. Hindi ko pala na-mention, guys, yung scent. Actually, hindi ko siya masyado maamoy kasi sinisipon ako. Pero, medyo may perfume na amoy. Pero, hindi siya ganun ka, ano. Okay lang. Sa akin, it doesn't matter. I like this shade. This is Saint. Saint is Divine Peach. So far, meron na tayong pink, may browns, eto naman, peach. Next shade is Brutal. Oh, red na red to, guys. Eto yung red na merong cool undertone. If you look closely, parang may blue undertone siya, diba? Baka may magtanong, is it transfer proof? It's not. Pero hindi siya ganun kakalat. Kitang-kita yung pagka-blue undertone or cool undertone nito. This is Brutal or yung Cold Blooded Red. Yun yung description ng shade na to. Next shade, we have Fresco. Ay, wow! Ito yung closest sa lip color ko. Painterly nude itong si Fresco. Ayan, more on, sa akin na, on my lips, it's
more brownish nude. Feel ko to. Last shade dito sa True Matte, we have Revenge. Nakakaba si Revenge, ha? Definitely pula pag sinabing Revenge. Wrathful Red. Kung si Brutal is cool undertone na red, this is definitely warm undertone. So, ayan siya. This is Revenge. Top 3 shades, Brutal. Alam niyo na, pag matte lipstick, red is a must-have. So, ito yung nakita kong shade na definitely I would wear on special occasion, si Brutal. Sa mga times na gusto kong magmukhang powerful. Next shade, si Saint. Ayan, parang ang fresh-fresh lang. Ayan, gusto ko siya. And lastly is, I think for everyday, ayan, ito yung pipiliin ko, si Fresco. I love it. So again, in total, yung True Matte nila, they have 7 shades, okay? Let me know your top 3 sa comment section down below kung gusto nyong i-share. Let's move on sa Velvet. Ito naman yung True Velvet. Lip Bullet True Velvet, veiling the lips with a soft, focused finish. This gently tones down the color intensity of a typical matte lipstick. Dreamily lightweight formula smoothens and blurs lines like a gentle wisp of a cloud. Mag-swatch muna tayo nitong 7 shades. Okay, Anjanu. Nakita niyo yung pag-glide ko sa labi? Sobrang smooth. So, ayan si Anjanu. It's an innocent nude. And it's a nude na I would wear. Medyo pinkish nude siya on my lips. Okay, Bisu. French kasi siya. Ang ibig sabihin ay kiss, tama ba? So, this one is erotic mauve. So, kung mapapansin nyo guys, nakakailang swipe ako dito. Unlike kay Matt kanina na isang swipe lang, makikita mo na kagad yung kulay. Soft focus kasi siya and mapapansin nyo guys, sobrang, ayan o, sobrang smooth niya sa lips. It is buildable. So, kung gusto niya ng medyo manipis lang, pwede naman. Para makita niyo talaga yung shades, ayan, kinapa lang ko. So, ayan si Bizu. Next shade, we have Camp. Finally, madaling basahin. Okay, Camp. This one is Shocking Pink. Na-shock talaga ako sa pink na to kasi ang ganda. Hindi ako mahilig sa ganito ka-vibrant, pero ang ganda niya. Bet ko to, ha? Decolte. Decolte. Kung ako lang, decollect bas ako dito, pero it's decolte. Decolte. Timeless Rose. Very nice din ito. Ay, ang ganda! Ang ganda! I like this. Okay, so far, dalawa na yung aking favorite. So, ito si Beret or Beret. Arresting Brown. Ala, gusto ko rin to. Ano na, paano na yan? Gusto ko na lahat. It's a nude brown sa akin. Kailangan ganun dahan-dahan. Okay, let's swatch. Hindi ako sure kung pose or pose, but it's a legendary brown. Ang dark niya na brown. Ha? Tingnan natin, guys. Dito ko lang na-experience sa shade na to, yung parang nagmukha siyang patchy on my lips. Maybe because nag-swatch na ako ng ibang shade. But, I don't know, I'm having second thoughts dito sa shade na to. Siguro preference lang guys ha. Pero kung preferred niya yung mga ganitong shade, this might work for you. Pero para sa akin, parang tumaray yung itsura ko. Let me know guys ha, kung bet nyo pa rin. Pero it's nice! It's... siguro, ninipisang ko lang. Try natin ah. Mas maganda siya for me kapag ninipisang ko. Nag-dab lang ako ng tissue. Last shade is Motif. This is Melodic Peach. Okay, ang napansin ko, ang difference ng True Matte sa True Velvet. Si Velvet, medyo sheer lang siya. So, kung gusto niya ng solid and mas intense na kulay, si True Matte yung masasuggest ko sa inyo. Pero yung feeling niya sa labi, mas comfy. Ewan ko bakit mas comfy sa akin si True Matte. For me, ha? Kasi si True Velvet, medyo may mafe-feel ka na sticky pero very, very minimal na stickiness. Siguro dahil nga sheer lang siya and ito meron siyang shine ng konti. Sheen yata tawag doon. May sheen ng konti. And kung mapapansin nyo, walang red na shades dito sa True Velvet. It's because mas messy pagka velvet. Kasi itong velvet talagang parang soft blur lang siya. Soft focus lang siya. Unlike kay True Matte na talagang pag sinabing pigment, pigment talaga. So, top shades for me, medyo mahirap. Ano? Kasi marami akong nagustuhan. Kahit itong Motif, I like eh. Pero, I need to choose 3 lang. Okay. Si Anjanu, si Beret or Beret, and si Decolte. Yan, yung mga mahirap basahin. Okay, so let's move on sa last kind na meron tayo, yung True Satin. Lip Bullet True Satin. Luxe to the touch, this lipstick delightfully cloaks the lips with a satin sheen for an understated polished finish. Sheer formula beautifully enhances the lips in hydrating color and can be built up to the desired intensity. Let's start with Rococo. This is sugar
Cherry Rose. Oh, ito na yung pinaka-smooth. Ngayon pa lang, masasabi ko na if you have dry lips, doon ka kay True Satin. Ayan, nakikita niyo na. Shiny na siya sa lips, ano? So, ayan si Rococo. It looks nice. Very pang everyday. Yung feeling niya, parang nag-apply ng lip balm na may pigment. Okay, Boyish Nude. Very moisturizing siya. Sakto naman na ito yung ni-last ko. Kasi parang namo-moisturize yung labi ko. Medyo pagod na yung labi ko. No, nakailang shades na rin tayo. That's Bow. Medyo lighter shade siya, no? Compared kay Rococo. Tama ba? Almost the same. Mas brownish si Bo. Okay, next shade is Nouveau. Mali ako. It's Nouveau. Modern Pink. So, ito si Nouveau. Next shade is Seraph. Heavenly Nude. On my lips, medyo may pagka-salmon pink. Next shade is Ballroom. Lavish Mauve. So, ayan si Ballroom. It's a yes sa akin. I like the shade. Next shade is Nudity. Naked Beige. Medyo peach yung kanyang shade. I like this one also. Very pang everyday. Pang fresh lang. Last shade, we have Promenade. Popular Brunette. Ito si Promenade, guys. To be honest, hindi ako fan ng shade. Kasi parang ang dark niya for me. Top shades dito sa True Satin, meron akong apat. Okay lang ba apat? Okay. Nudity, si Bow, Rococo, and si Ballroom. Yung top talaga na gusto kong suotin, ang pinaka tumatak talaga sa isip ko, Brutal. O sige, Brutal tayo. Brutal. Back. Matagal-tagal na rin ako hindi nag-red lipstick. And konting trivia, guys. Bet na bet ni Papa Kids pag naka-red ako na lipstick. Hindi ko alam kung bakit. Pero pag ako, personally, mas prefer ko yung mga nude, ganyan. Medyo brownish na shade. Pero, ayan, okay. Pagbigyan natin si Papa Kids for today. So, ayan si Brutal. Ito yung cold-blooded red. So, it's cool undertone. I love na nakaka-whiten siya ng teeth. Quick recap ng mga na-swatch natin. We have 3 kinds. True Matte, True Velvet, and True Satin. So, ang difference ng tatlo for me, okay? For me, ha? Based on me trying them all out. So, si True Matte, kung gusto mo talaga ng intense na pigment and mas pang matagalan, you know, long wearing, hindi ka agad-agad natatanggal. Definitely. And kung mahilig ka sa matte, True Matte is for you. Si True Velvet naman, kung gusto niyo yung pang everyday lang, yung very soft lang siya sa labi. Hindi masyadong intense. Andun yung pigment pero hindi ganun ka-intense unlike kay True Matte. You know, yung mga pabebeng lips lang. Kaya nga nasabi ko na very pang everyday kasi may pigment pero soft focus. So, velvet lang siya na finish. Si True Velvet yung marirecommend ko sa inyo. Then last one is si True Satin. Si True Satin yung pinaka-sheer sa kanila. And if you have dry lips, ito yung marirecommend ko sa inyo. It still has the pigment. More shiny yung effect. And kaya ko siya nirecommend sa mga merong dry lips kasi si True Satin yung pinaka-hydrating sa lahat. For me, kahit na I have dryness dito sa babang part ng aking lips, hindi naman ako nagkaroon ng problema kahit sa True Matte. Even swatching yung entire line, 21 shades yun, guys. Tapos naglagay ulit ako nito nung Brutal. Okay pa rin siya on my lips. Tignan nyo up close. Zoom natin yan para makita nyo yung finish. It's very comfy. Tingnan nyo, ang solid ng kulay niya on my lips. I love it. So, ayun nga, pansin nyo, sa True Velvet at sa True Satin, wala masyadong red, no? So, kung gusto nyo talaga ng pigment, yun nga masasuggest ko sa inyo, si True Matte. Sobrang love ko yung packaging nila, besides na ganito lang siya, dipindot, ganyan. Yung meron ka ng salamin dyan, very helpful yan. With them, with Easy & Co. releasing 21 shades, very inclusive na talagang makakapili ka ng perfect shade for you and perfect finish. Well curated talaga itong line na to kasi hindi lang sa shades siya inclusive, pati sa finish. And I'm here for it. I love it. Okay, so ayun lang guys. You can check them out sa Lazada. It's now available. Ilalagay yung link sa description box. Sana nakatulong itong ating video. You know, yung pag-explain ko ng different types nito, yung True Matte, True Velvet, True Satin, ano mong pinakaibahan nito mga to, and ano yung sa tingin nyo mas magiging okay for you, depende kasi yan sa preference nyo, and kung ano yung mas sa tingin nyo is babagay sa inyong mga labi. So, ayan guys,
Check them out sa Lazada. Thank you so much, Easy & Co. for sending this. But of course, as always guys, ha, honest to goodness, review, first impression tayo dito. Maraming salamat. If you have more requests, feel free to comment down below kung ano yung next na isa-swatch natin, i-wear test natin, ano pa man, kung anong bet nyo, okay? Thank you so much guys. See you again on my next one. Bye!